Akala ko noon, yung skincare is just arty-arty lang, daming arty-arty. But when I came to this age and dumating na rin ako sa point na parang naku-curious ako about skincare. So, that's why nag-start na ako. So, hello guys! Welcome back to my channel. This is me again, Geraldine. So, sa video na ito guys, i-share ko sa inyo yung skincare products na ginagamit ko and yung skincare routine na ginagawa ko. So, personally guys, I have dry skin type. So, itong mga skincare products na i-share ko and yung skincare routine na ginagawa ko may not work the same way kung kayo ang gagamit ng mga products na to because we all know that we have different skin types, okay? Before anything else pala guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, please show your support by clicking that subscribe button and huwag nyo na rin kalimutan i-click yung notification bell sa baba guys para ma-notify kayo every time na may i-upload ako ng new video. So, as I have said guys, I have dry skin. So, yung 5 basic steps sa skincare, hindi ko siya sinusunod. The cleansing, the exfoliation, the toning, moisturizing, and protection. So, usually guys, yung sa exfoliation and yung sa toning, ini-skip ko na yun guys. Kasi nga, I have a dry skin. So, every time na mag-exfoliate ako, and every time na mag-a-apply ako ng toner, feeling ko lalong nagda-dry yung skin ko, so ini-skip ko na siya. Nag-exfoliate ako sa rest of my body, but sa face, hindi na ako nag-exfoliate guys. Hindi din ako nag-a-apply ng toner. But I am not saying na gayahin nyo ko, okay? So first, kung ipakita sa inyo guys is yung mga products na ginagamit ko during paliligo. So, gumagamit talaga ako ng Kojic soap. When I say Kojic soap, lahat ng Kojic soap na pwedeng gamitin as long as meron siyang kojic acid. So, as of the moment guys, ito yung ginagamit ko, itong Seoul White Korea Double White Whitening Soap. Kasi, it also has kojic berry. So, may kojic pa rin siyang content. Yung amoy niya is hindi siya ganun ka-intense compare sa Kojisan. Okay? But I have nothing against Kojisan kasi gumagamit din naman ako ng Kojisan. What I'm saying is, as of the moment, sa ngayon, ito yung ginagamit ko. Konti lang naman ang difference ng price niya. So, hindi siya big deal. As I have also shown in my previous videos, once or twice a week, nag-exfoliate ako. As I have said, I exfoliate the rest of my body by using this one. So, this one is a Bone Spa Milk Salt. So, ito yung ginagamit ko when I do the exfoliation of my body. But, habang ginagamit ko siya, ang gagamitin kong sabon when kapag nag-exfoliate ako is itong Dove na Pink Beauty Bar. Ginagamit ko itong Dove kasi Dove is a very moisturizing soap. So, ang dulas niya guys kapag ginagamit mo. And, swak siya na gamitin mo or isabay mong gamitin sa Bone Spa Milk Salt kasi medyo rough siya. So, sinasabay ko sa sabon para hindi siya masyadong rough kapag ginagamit ko siya. And, after ko maligo, as of the moment, ito na rin na yung ginagamit ko which is a Deo Nat deodorant spray. Spray type naman siya guys. Hindi na siya yung ipapahay. Spray mo lang siya. Before, nag-shave ako kapag nag-remove ako ng underarm hairs. But as of the moment, I also have a new favorite which is itong this one guys. R-Top Mango Depilatory Cream. Parang cream type and ipapahid mo lang siya sa underarms mo. And you're going to wait 5 to 8 minutes and after that, papahiran mo siya automatic na matatanggal yung hairs. So, mas nagustuhan ko siya kasi less friction for the underarms compared sa shaving na talagang medyo magagasgas yung balat. After that guys, after ko maligo, ito na naman yung mga ginagamit ko. So, for my face guys, ito yung unang ina-apply ko. This is actually a lightening serum. Ginagamit ko siya for my face. Ang bilis lang niyang i-absorb ng skin mo guys. And it's lightweight. Hindi siya malagkit sa pakiramdam kapag ginagamit mo siya. And very fast siyang ma-absorb. So, that's what I like about it. And after that, soothing gel. Ginagamit ko siya sa face. Bali, pinapatong ko lang siya dito for moisturizing my face.
ginagamit ko na rin siya for my neck areas and for my underarms. So, especially if kagagaling ko lang na nagre-remove ng underarm hairs. This is also lightweight. Very fast din siya i-absorb ng skin. So, during the day, gumagamit din ako nito. This one. This is a Belo Sun Expert Perfecting Shield Tinted Sunscreen. So, this is actually a sunscreen, guys. Ano lang siya, tinted. This is, ano pala, guys, SPF 50 PA++++. So, guaranteed yung protection niya, guys, against UV rays. Kasi high level yung SPF niya. So, as I have said, this is a tinted sunscreen. Para na rin siyang foundation. So, may color talaga siya. Hindi siya white lang. So, yan lang siya, guys. Hindi mag-iiba yung kulay ng balat mo. And ang smell niya, guys, ang bango niya. As in, hindi naman siya yung matapang na bango. It has a subtle scent. By the way, guys, actually, hindi naman ako gumagamit daily talaga ng makeup. Minsan, gumagamit lang ako ng face powder or lip and cheek roller. And of course, yung pangkilay. But, kapag sinisipag ako na mag-makeup, ang ginagamit ko naman is this one. This is Eye White Aqua Moisturizer Whitening Vita. So, ito yung ginagamit ko na moisturizer every time na mag-a-apply ako ng makeup. And lastly, guys, after the long day or after the day, after running errands, after working and everything, kapag naka-uwi na ako sa bahay, ginagawa ko to remove my makeup. I'm using this one, Nivea Micellar Skin Breathe Acne Clear 0% alcohol. But during nighttime, ito naman yung ginagamit ko. And after I take a bath, ito yung ginagamit ko. Hindi lang sa mukha, ginagamit ko na rin siya as lotion sa whole body. So, as you can see, guys, these are the products that I am using. Yan yung mga ginagamit ko. But minsan, hindi rin everyday. Depende kapag tinatamad ako mag-skincare. After I take a bath, automatic na na nagpipil yung lips ko. So, hindi na ako nag-lip scrub kasi automatic na mare-remove yung mga dry skin sa lips. So, after that, ito yung ginagamit ko. This is Vinyl Lip Gloss from Everbelina. By the way, guys, to give you an idea, I don't have a skincare routine way before, and nag-start lang ako mag-skincare routine nung nag-start ang lockdown. So, mga around March. So, around March lang ako nag-start na curious about skincare. Before, I thought skincare or skincare routine is just a vanity. Akala ko noon yung skincare is just arti-arti lang, daming arti-arti, but dumating na rin ako sa point na parang naku-curious ako about skincare. So, that's why nag-start na ako. And ilang months pa lang since nag-start ako hanggang ngayon. Hindi naman ganun kagandahan yung skin ko, guys. In fact, I have dry skin. But mas mabuti na rin yung may ginagawa ka to take care of your skin compare sa pinapabayaan mo lang siya. Okay? And by the way, guys, all of these products are just galing Watson's lang to eh. Mga drugstore products lang. So, it's very easy to access. It's very easy na makikita sa mga drugstores. So, that's it lang, guys. Hope nagustuhan nyo ang video na ito. And if you do, please huwag kalimutan na mag-like, subscribe, and leave your comments below kung ano yung mga skincare products or skincare routine that works for you. You can leave it there sa comments sa baba. And kung may mga tanong din kayo, pwede din kayong mag-leave ng comment below para masagot kong mga yon. Okay?
So that's it guys for today, and thank you for watching, and see you in my next one.